Hello, fragrance friends. This is Mac from Fragrance Talk PH, and today we're going to be doing another review of a relatively new Middle Eastern fragrance, which is named Number 4 After Love. So, first, saan muna natin nabili? So, this is coming from Elite Fragrances. If you want this, it's going to cost around 1,700. So, cheap na siya for a very, very good niche quality perfume. So, binili ko po ito. Sinasabi ko lang kung saan ko binibili yung fragrance. Pero, hindi po tayo nakakakuha ng sponsorship dito. So, sa mga nagtatanong, binibili ko lahat ng bote. Okay? Number 4, After Love, is an inspired by fragrance coming from Tomas Cosmala Number 4, Après l'amour. So, tagal ko pinractice yung word na yun kasi hindi ko siya mabasa ng tama. So, formulation, it's an EDP perfume. And then, let's check it out. So, cap, basic cap, black cap, yan. So, reminds me of a clown nose. Magaan, solid plastic. So, hindi naman siya flimsy, hindi naman siya painted. So, it's black color talaga. I like the bottle. So, it's silver. So, it's classy, it's medyo traditional. Pero medyo makapal yung glass niya. Ayan. So, yan. Pero wag yung gagayahin yan. So, don't do that with your perfume. So, very, very tight and snug. Ayan lang. Tapos wala na nakalagay. Siguro may sticker lang sa ilalim. But overall, I'd give the bottle an 8 out of 10. It's an okay bottle. So, let's spray it out. So, yan. Bakit ko tinatakpan? Kasi medyo malakas siya. So, is it a beast perfume? Yes. I would say it's a beast performing perfume. So, okay yung spray niya. And ni real world test ko na to. And my friend said na ang bango-bango, ang tamis-tamis. Para siyang ang sarap mong doing marshmallows tapos ihawin. Parang ganun yung pagka-describe nila. So, ano muna yung maamoy mo? So, top note is you would smell a little faint bitter citrus. Hindi siya yung fresh na citrus, ha. This is bitter citrus. Parang yung, alam mo yung ano, yung orange peel. Yung orange, yung balat niya. Igaganon mo. Yun, medyo may pagkaganon ng very, very faint. So, hindi siya sobrang prominent. Kung hindi mo siya amoy ng maigi, hindi siya sobrang amoy. Middle notes, yan. Floral, definitely. Nasa background. Ang more prominent notes niya actually is yung musky amber and woody accord niya. Pero medyo laid back pa nga yung woody. More so na nasa front talaga yung amber niya. At saka yung hindi siya white floral eh. This is like parang a little bit of rosy jasmine na amoy. Na hindi siya amoy babae. So definitely this is unisex. If I would describe it in layman's term, imagine mo na lang na meron kang marshmallow, tapos meron kang brown sugar, i-burn mo siya ng very, very light, tapos pipigyan mo ng konting orange, konti lang, and then lalagyan mo siya ng konting flowers. So yun yung amoy niya. And then lalagyan mo siya ng konting old wood. Pero hindi amoy matanda wood. Ha? Mga tipo ng, para lang siyang magkaroon siya ng background na woody accord. Yun lang. So, is it gonna be considered gourmand? Yes, it's already gourmandish in my taste. Let's talk about performance. So, why did I say beast siya? Kasi pag spray ko in an enclosed room, abot hanggang mga 4 meters. So, and then, nung ginamit ko rin siya, siguro mga, ako ko, amoy ko siya ng mga 12 hours. Eh. May na 12 hours sa akin, ha. Nahadamit ko siya hanggang kinabukasan.
on the skin, it's gonna be like 7-8 hours. And half of the time is nagpo-project siya. At kapag nahanginan ako, naamoy ng mga tao sa paligid ko. So, is it bang for your buck? Oo naman. Panalong panalo. Kasi hindi mo kailangan mag-overspray. So, spray ka lang siguro ng maximum 4 or 5. Buhay ka na maghapon. Ako, tatlo lang ako. Kasi, nalalakasan ako sa kanya. Do I like it? Yes, I do. Would I use it daily? Possibly. So, pwede. So, actually, ang amoy, ano siya, parang candy bar na more caramel na a little burnt pa. Parang nasa ganun yan. So, lalagyan mo ng konting woody accord. So, mga kailan ko kaya ito gagamitin? No? Gagamitin ko siguro to kapag hapon pagabi. Yung tipo ng may pupuntahan akong lakad. So, yung lakad ko is non-specific naman. It could be a little formal. It could be just get together. I could wear a white t-shirt and still rock this. I could wear a tie and a coat and still rock this. If you're a girl, mas ano to, very very versatile to para sa inyo, even for guys. So like ako, mahilig nga ako diyan. Kung mahilig ka sa mga Ultramal, sa Paco Rabanne 1 million elixir, Lucky, Ferragamo Uomo, eto must add sa collection to. This is a very good clone of TK4 or Tomas Guzmala number 4. Ilang percent? At a minimum 90 to 95. Difference niya with the OG, 1 to 2 hours difference sa performance. So, kaya ako actually natagalan na i-review to. This has been with me for like 2 weeks. Kaso naghanap muna ako ng TK4. So, nung nakahanap ako ng TK4, bumili ako ng decant nun so I could check. Nilagay ko isa dito, nilagay ko isa dito. And then, ganoon naman ako mag-real world test kapag nagko-compare. Yubiti ko muna siya, gagawin ko yung gagawin ko, lalabas ako, lalabas. And then, inaamoy ko siya maya't maya, sinuorasan ko lang. Usually, I would spray it ng mga hapon, mga alas stress, para hindi ganun kainit. And then, napapabayaan ko siya mag-progress hanggang gabi. Hanggang matutulog na ako, mabaho pa ako. And then, ganoon din yung Tomas Guzmala number 4. So, another difference na napansin ko is, eto, medyo maamoy mo ng konti yung bitter citrus and yung pagiging floral niya. So, yun. And then, maamoy mo yung a little parang rose and jasmine niya. Medyo maamoy mo pa. Medyo. Pero kailangan mo siyang, kumbaga, himayin mo siya talaga eh. And then, yung Tomas Guzmala number 4 naman is more woody, mas intense siya. So, medyo oriental yung vibe niya. Pero mas ramdam mo talaga at mas amoy mo yung woods nung TK4 kesa dito. So, kumbaga, mas intense yun. Which is his bang for a buck, yes. Again, I'll repeat, bang for a buck siya. So, panalong-panalo ka. So, what is my conclusion? I'd give this a 9 out of 10. So, ano yung natitirang 1? I'd like for this to be a little bit more woody. Pero, for its price, less than half of the price of TK4 100 ml, sulit na sulit ka na. So, kapag naamoy ko to, ang nasa isip ko agad is very, very confident, sophisticated, and sweet. So, and then, syempre, reasonably priced din siya. So, kung gusto mo ipang date night to, definitely, mabango ka dito. So, magugustuhan to ng, for the age siguro, I would say, hindi siya for juvenile, hindi siya for children. Definitely, ito dapat mga at least 20 years old ka, around 25 to 30, nasa ganun, would be a perfect scent. But if you like gourmand, so there's no age naman for fragrances. So thank you so much for watching. I'd like to invite everyone to watch every Sunday's 8 o'clock. Nagla-live po kami sa Fragrance Talk PH. So that's our Facebook page. We're gonna be talking about perfumes in general. We're gonna talk about kung ano yung mga up and coming. If you have suggestions na mga gusto yung pag-usapan namin ng live. So we have different hosts then. And we're gonna consider them naman. So we're gonna try to interview bloggers, perfumers, enthusiasts, collectors, sellers, yun.
Thank you so much also for attending sa mga umattend nung huli naming sniff session sa Quezon City and BGC. Both are very successful. Mga around 200 na katao yung pumunta doon sa Quezon City. So there's a lot of different fragrances. I've counted about mahina ang 150 fragrances na nailabas. And then sobrang dami rin natin naiparaffle. So thank you so much. So see you every Sundays 8:00 PM. Please reach out kung may mga suggestions kayo or may mga gusto kayong pag-usapan natin. And kung may mga gusto rin kayong mga i-review, baka mamalay nyo, meron tayo nun. So gusto nyo i-review, gusto nyo i-compare, it could be designer, niche, Middle Eastern, kahit inspired by pa yan. What I'm gonna do is I'm gonna give you an honest opinion on the perfumes. Siguro ang reminder ko lang is when you're buying Middle Eastern and when you're buying Aklon perfumes, manage your expectations that it's never going to be 1:1. OG or the original is always the original. And yung mga Middle Eastern was created to be budget friendly. So expect nyo rin na there's a little difference in formulation. But a lot of Middle Eastern perfumes right now have upped their game and made the fragrance game a lot more exciting. Again, this is Mac from Fragrance Talk PH. Thank you so much for watching and please do not forget to like and subscribe because it will help us and it will inspire us to create more videos and more reviews. Thank you and have a great day.